Luto tayo, kaldereta mga kabebe, pork kaldereta. Ito, meron tayo ditong pork ribs o ribs ng baboy. Mamarinate muna natin to. 4 na kilo, lagyan natin paminta sa kutsaritang paminta. Then syempre yung ating pang marinate dito, yung Leia Perrins Worcestershire sauce. Ito nga, pag wala nito, hindi kaldereta, lalo sa mga sa Batangas. Yan, lagyan muna natin ng Leia Perrins Worcestershire sauce. Yan, yan, mix na natin, halo, patagalin muna natin yan, at least mga 4 to 5 hours para manuot yung lasa sa laman o sa buto ng ating kakalderetahing pork ribs. Oh, after 5 minutes, lutuin na natin mga kabibi. Ay, meron na tayong kawali dyan, lagay tayo ng margarine, halos 2 kutsarang margarine. Yan, bago pa matunaw margarine, lagay na natin yung bawang. Gisa muna natin yung bawang, maraming bawang para masarap, mas mabango. Sunod na natin ang sibuyas, marami ding sibuyas. Mas masarap sa kaldereta, maraming sibuyas, nagtutubig yan, yung parang pinakasilbing tubig ng kaldereta. Siyempre, lalagay na natin muna yung ating tomato paste. Ito na may po'y optional. Ako lang po naglalagay nito, tomato paste. Igigisa din muna natin. Yan na rin magsisilbing kulay niya. Magkukulay orange yung ating pork kaldereta. Ang iba po hindi naglalagay niyan. Optional lang po yan. Aday lang pampakulay po sa dyan ng kaldereta ay atsuete or anato seeds. Ito po, in-upgrade lang natin. Tomato paste nilagay natin. No, lalagay na natin yung ating pork ribs na minarinate sa Worcestershire sauce, paminta. Yan, ito na, nagisa na yung tomato paste, bawang at sibuyas. Lalagay na natin yung karne, yung pork ribs na minarinate. Yun, nailagay na natin mga kabibi. Yan, halo-haloin lang natin, hayaan lang natin yung magtubig. Mamaya tayo mag-a-add ng tubig. Mag-a-add ulit tayo ng paminta. Mag-a-add ulit tayo ng paminta. Mga kalahating kutsarita ulit. At syempre, add ulit tayo ng Leia Perrins Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Kahirap din kasi. Pinaka pang palasa talaga ng kaldereta. Lalo ng kalderetang Batangas. Yan, maglalagay ulit tayo ng mga siguro mga 6 na kutsara. Yan, hayaan lang nating magsabaw yan o magtubig. Saka tayo ulit mag-a-add ng tubig. Yo, mga kabibi, medyo malapit na sa katotohanan, paluto na at nalagyan na rin natin ng tubig. Lalagyan na natin yung pickles. At mag-a-add din tayo ng 1 kutsarang brown sugar. Pampalasa din, pang-agaw alat. Siyempre, ito hindi mawawala sa kaldereta. Ito, liver spread na Reno brand. Lalo pag kalderetang Batangas. Yan, lalagay natin ang Reno liver spread. Yan, hahalo-haloin lang natin. Oh, pampalapot at pampalasa. Ako mga kabibi, ito'y kalderetang sabaw pa lang. Talaga namang panalo ulam na. Ay, kita nyo naman ang sabaw. Ay, lapot. Ako po, sarap. Sabaw sa kanin. Lapot ng sabaw. Good. Naglalagay na rin tayo nitong keso, edding cheese. Yan, air-air na natin o nayar-yara natin ng keso na edding cheese. At dagdagan pa rin natin ng pampalapot, ito breadcrumbs. Lagay tayo ng breadcrumbs, 1 kutsara, pampalapot pa rin ng sabaw.
Yun na. Ito na nga yung ating kaldereta. Yan. Panalo. Lapot ng sabaw. Ating pork ribs kaldereta ng Batangas. Ay, kita nyo naman. Sabaw pa lang. Ulam na. Panalo. Ito na, luto na. Lagay na tayo sa lalagyan. Isasali na natin yan ang ating pork caldereta, pork ribs. Ito na, nailagay na natin sa lalagyan yung ating pork caldereta, pork ribs, caldereta ng Batangas. Maraming salamat mga kabibis. Sana po gayahin nyo at magluto din po kayo. Sundan nyo lang po at panoorin ang aking mga video sa aking Facebook page, Bicolanong Batanggenyo. Paki-like na lang po, follow nang palagi po kayong makapanood ng mga ganitong luto. Maraming salamat mga kabibis sa pag-like, follow at panonood ng mga videos ko sa aking YouTube channel at Facebook page, Bicolanong Batanggenyo. Maraming salamat mga kabibis.